Hi everyone, kumusta po kayong lahat? It's Friday na naman at alam na, weekend na uli bukas. Mamahulay na po daw mga trabahante. Pahinga ang mga trabahante. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel kung hindi pa kayo subscriber. At pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. And of course, huwag niyo rin pong kalimutan i-follow yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Tuloy pa rin ang paghahanap sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Jovelyn Galieno. Hindi lamang ang pagtuklas kung yung naunang mga kalansay na sinasabing kay Jovelyn nga at kung yung sinasabing suspect na sinasabing pumatay kay Jovelyn na si Liobert Dasmariñas nga ba ang totoo at ang tamang suspect. Isa si Tommy Biguas Abile ang naniniwalang inosente sa krimeng itinuturo kay Liobert at ngayon nga ay patuloy na nangangalap ng ebidensya si Tommy Abile na makapagpapatunay na walang kinalaman doon sa sinasabing krimen si Liobert Dasmariñas. Sinampahan kasi ng patong-patong na kaso itong si Liobert matapos na lumabas yung DNA results ng PNP at ng NBI. Doon sa mga kalansay na sinasabing kay Jovelyn nga na itinuro mismo ni Liobert. Ito rin ang naging isa sa mga basehan ng pamilyang Galieno para tanggapin na kay Jovelyn nga yung mga kalansay. At isa rin ito ang nagpatibay sa paniniwala ng pamilyang Galieno na ang pinsan nilang si Liobert nga ang salarin. Naging malaking katanungan din kasi kung yung mga kalansay na itinuro ni Liobert ay kay Jovelyn nga. Ayon din kasi mismo kay Liobert ilang araw matapos siyang lumantad. Pinilit lamang daw siya para aminin yung krimen. At yung pagtuturo daw niya sa mga ginawa niya doon sa alleged crime scene at yung kinalalagyan ng mga kalansay ni Jovelyn ayon kay Liobert ay mga scripted lang. Meaning, iniutos lang daw ito sa kanya ng mga alleged men in uniforms para magkaroon ng matibay na ebidensya na siya nga ang gumawa ng krimen. Pero sa pagbawi ni Liobert sa kanyang mga naunang salaysay, lalo pang nadagdagan ang mga duda ng mga taong naniniwala na merong nagaganap na pagtatakip dito sa kaso ni Jovelyn. At isa na nga rito si Tommy Abile na malakas ang paniniwala na si Liobert ay isang fall guy. Kung kaya para mapatunayan niya na inosente itong si Liobert Dasmariñas sa kasong ibinibintang sa kanya at para na rin magkaroon ng matibay na ebidensya na magsasabing totoo ang panibagong salaysay ni Liobert, isinusulong ni Tommy Abile na gawa ng radiocarbon 14 dating ang mga kalansay na nakuha. Ito yung paraan na gagawin sa mga kalansay para malaman ang age o ang date ng kalansay. Pero bago ito maisagawa, kinakailangan na hingin ang pahintulot o ang pagpayag ng korte na gawin itong prosesong ito. At ayon nga kay Tommy Abile mismo, nagkaroon na ng clarification hearing para dito. Itong clarification hearing na sinasabi, kadalasan ginagawa ito kung kinakailangan na meron pang linawin na mga bagay-bagay na makakatulong dun sa kaso. Pwedeng sa pamamagitan ng mga pieces of evidence o dun, o di kaya ay dun sa mga testigo o sa sino mang sangkot sa kaso. Pakinggan natin ngayon yung paliwanag ng abogado ni Liobert na si Attorney Regidor Tulali na nakausap mismo ni Tommy Abile. Attorney, paano po ba yung ano, kahapon yung pagpapatawag ng fiscal's office doon sa clarificatory hearing? Ano po ba ang ano noon nilalaman doon at ano yung inaasahan natin doon? Actually, yung ginawang clarificatory hearing ng fiscal kahapon ay may kaugnayan doon sa ating request na isailalim yung sinasabing buto daw o skeletal remains ni Jovelyn Galieno sa isang radiocarbon dating 14 na isang proseso upang malaman ang aktwal na edad ng sinasabing mga kalansay. Ano naman yan, accepted naman ng science yan. In fact, marami ng mga fossil remains no, na ginamit ng mga anthropologists para malaman yung aktwal na edad ng isang bagay. No? At ito ay magagamit din natin sa kasong ito para malaman natin kung talaga bang bago yung bungo na narecovered, sabing
crime scene o ito ay talagang panahon pa ng hapon. Ang nangyari lang doon sa ating clarificatory hearing ay hiniling ng piskalya na makapagsumiti tayo ng mga pangalan ng laboratory na mayroong kakayanang magsagawa ng radiocarbon 14 dating. And at the same time, inalam din ng piskalya sa pulis kung nasaan na sa kasalukuyan yung mga sinasabing kalansay at buto ng biktima. At pinapakoment ang kapulisan doon sa ating request na magkaroon ng panibagong examination, hindi lang radiocarbon 14 dating, kung hindi magkaroon ng panibagong DNA examination doon sa mga buto, at kung ito ba, meron bang mga ahensya ng gobyerno na may kakayanang isagawa yung radiocarbon 14 dating examination. Ano naman po sagot ng opisyal ng PNP po, Tony? Ayon dun sa representante ng Police Station 2, ay kailangan nilang isangguni pa yung bagay na yun sa kanilang superior. At tumingi sila ng pagkakataon na makapagsubmiti ng kanilang komento doon sa ating request na magkaroon ng radiocarbon 14 dating examination. Hindi naman mangyayari na tatanggi sila dahil ilang meron na tatayong tinutuklas dyan. Karapatan ng pulisya na tumutol doon sa ating hinihiling na panibagong examination, subalit ang may final say o may discretion sa usapin ito ay ang piskal. Ito ay bahagi ng investigasyon na ginagawa ng ating mga prosecutors, at kung ano man ang kanilang desisyon ay hindi dapat na-influensyahan ng pagtutol na gagawin ng piskalya, sapagkat lahat tayo ay interesado tayo na malaman ang katotohanan patungkol sa bagay nito, at hindi yan nagtatapos doon sa DNA examination. Kung ang gobyerno o ang sa bahagi ng complainant ay ginamit nilang science para alamin kung ano ba ang katotohanan sa likod nito, hindi naman yan nangahulugan na tayo sa panig ng tagapagtanggol ay matatali na doon sa resulta ng DNA, sapagkat marami pang mga pamamaraan ng siyensya para tuklasin kung ano yung katotohanan, at isa nga itong radiocarbon 14 dating examination. At karapatan natin yan na gamitin ang mga pamamaraan yan upang maipagtanggol yung karapatan ng mga pinagbibintangan sa kasong ito, dahil alam naman natin na bilang mga tagapagtanggol, bilang mga abogado, ay kailangan maging resourceful tayo. Hindi tayo dapat na matali kung ano lang yung lumalabas sa resulta, kundi humanap tayo ng ibang paraan sa pamamagitan ng legal, no, na pamamaraan at mga proseso, para naman at least may pagtanggol natin ng tama yung interes ng ating kliyente, at sa huli hindi nila tayo masisi na pinabayaan natin sila. Okay. Kumusta naman po ang yung kanilang yung buto na pinaniwalaan nila, buto ni Jovilin? Nasaan po kaya ngayon na attorney? Nasa fiscal's office o nasaan ba kaya siya ngayon? Ayon sa pag-usap namin kahapon, sinabi ng representante ng Police Station 2 na ang buto daw ay naipadala na sa Manila at kasalukuyang nasa pangangalaga ng NBI National. Okay. Okay, attorney, at patuloy po naming subaybayan itong development, dahil umuusad na itong pakikipaglaban ni Liubert. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. So ayon nga dito sa sinabi ni Attorney Tulali, hinihiling ng piskalya na magsumite sila ng listahan ng mga agencies na maaaring gumawa nitong sinasabi nilang carbon dating. At ipinapakiusap din daw ng piskalya na magkomento ang PNP tungkol dito sa planong panibagong DNA at carbon dating na gagawin dun sa mga sinasabing kalansay. Ayon din mismo kay Attorney Tulali, karapatan din ng PNP na tumanggi na magbigay ng komento dito sa kahilingan ng piskalya.
Pero ang may final say pa rin dito, kung papayagan bang matuloy itong carbon dating at panibagong DNA dun sa mga kalansay, ay manggagaling pa rin siyempre sa piskalya. Kung kaya once na ipag-utos ng piskalya na pwede na nilang ituloy itong pagsasagawa ng carbon dating at panibagong DNA dun sa mga kalansay, walang magagawa ang PNP. Para sa personal kong opinion, kung bakit na mahalaga na sana pahintulutan ng piskalya ang prosesong ito. Una, dahil para sa akin, ito na nga yata ang isa sa mga huling paraan na makapagpapatunay kung yung sinasabing nakuha nilang mga kalansay ay kay Jovelyn nga. And at the same time, ito rin ang makapagpapatunay kung yung panibagong saraysay ni Leobert ay may katotohanan nga ba o wala. Mahalagang mahalaga kasi na mapatunayan ang mga ito para maiwasan ang isang pagkakamali na mahatulan ang isang akusado. And at the same time, para malaman din ng pamilyang Galieno kung may batayan nga ba yung mga isinagawang investigation na pinaniniwalaan nila. Katotohanan lamang ang makapagbibigay ng totoong hustisya. Actually, kung iisipin ko nga, win-win situation nga ito eh. Kumbaga, walang talo dito. Dahil maaaring dito nga nakasalalay ang katotohanan. Pero hindi rin ito nangangahulugan na kaya pursigido si Tommy Abile na gawin yung carbon dating at panibagong DNA dun sa mga kalansay ay para mapatunayan na inosente si Leobert. In fact, ito rin ang magpapatunay kung itong si Leobert nga ba ay inosente o hindi. Kasi kung halimbawa ang resulta ng carbon dating ay swak doon sa mga petsa noong mga panahon na nawawala si Jovelyn, it's the end of the line na para kay Leobert. Ibig sabihin, katapusan na ni Leobert. Now, kung hindi tutugma ang edad nung kalansay sa magiging resulta ng carbon dating, then, ibig sabihin ito, natutuong ang fall guy lang itong si Leobert Dasmariñas. Tandaan natin na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi nagtatapos sa isang panig lamang. Hanggat na may marami pang katanungan at meron pang ibang paraan na pinapayagan ng ating korte para maisulong ang paghanap ng katotohanan, dapat lang siguro na ito ay pagpatuloy. Kadalasan nga lang ang nagiging balakid sa mga ganitong mga proseso ay yung gastusin, dahil alam natin na hindi biro ang gagastusin ng sino man na gustong magpa-carbon dating or magpa-DNA test. Pero kung meron naman mga tao na willing tustusan ang mga gastusin na ito, I don't think na may reason pa para hadlangan na ituloy ang ganitong proseso. Not unless kung meron talaga silang gustong pagtakpan. So let's hope na i-grant ng piskalya itong request ng kampo ni Leobert para once and for all, matuldukan na rin itong kaso ni Jovelyn. At nang malaman na rin ng lahat ng mga sumusubaybay sa kasong ito ang katotohanan. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta dito sa aking channel. Don't forget to follow my Facebook page, Chinoy Dubai, lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nakapag-follow. Enjoy the weekend ahead of you. Ingat po kayo lagi, and God bless.